Mama, kasi po, meron akong gustong tanungin sa inyo. Siguro naman po ay hindi niyo po pupuntahin si Marichoy dyan sa party ko, hindi ba? Marichoy, kailangan kong sabihin na hindi ka maaaring sumama. Sa susunod na lang, ha? Salamat sa pagdalo sa presentation party ng aking ng aming mahal na anak na si Estefania. Para sa kanya ang pagkasalong ito. Simula ng sayawan. Enjoy the evening. Siyempre. Bakit nandito siya? Shall we? Oh, siyempre. Para hanapan si Marichoy ng damit para sa party. Bakit? Kasi naawa ako sa kanya. Nakita ko siya kanina sa bahay niyo, malungkot at walang kasama. Na parang magsisinderela. Kaya naisipan mo na maging fairy godmother niya? Yun na nga, fairy godfather. Magsayaw na tayo. Sige.
Mahirap ipaliwanag mga nangyari sa amin, pero masaya na kami ngayon ni Patricio dahil naibalik na sa amin si Estefania. Napakatagal ding nawalay sa amin ang anak namin. Kamusta po? Good evening po. Good evening. Marichuy? Magandang gabi po. Good evening po. Good evening po sa inyo. Kamusta po kayo? Rosa Sanaruman, kapatid ni Juan Miguel. Nice to meet you. Ibang-ibang itsura mo ngayon, Marichuy. Sana hindi po kayo nagalit, Ma'am Cecilia. Nagulat lang ako na makita ka rito. Eh, pinahiram po sa akin ni Rosa ang damit niya. Hindi bagay sa akin, no? Ba't mo naman nasabi yan? Ang ganda mo iya, hindi ba, Patricio? Oo, maganda siya. Eh, si Juan Miguel po kasi, pinilit niya po ako na makapunta rito sa party at tinawagin niya si Rosa para hanapan ako ng damit. Kaya eto, andito na ako. Sana hindi po kayo galit, Ma'am Cecilia. Hindi, Marichuy. Natutuwa ako at kasama ka namin ngayon. Pero, ipangako mo magpapakabait ka, ha? Huwag mo kaming ipapahiya. Ay, ma'am, magpapakabait po ako at hindi ko sisirain ang party. Sige, mag-enjoy na kayo sa party. It was nice meeting you. Excuse us. Alika na, Marichuy. Sige po. Nakakaaliw sila. Hindi pa siya sanay humarap sa mga tao, pero mabait naman siya. Walang problema, Cecilia. Nagustuhan ko sila. Huwag kang mainip, Amador. Kapag nakita ka ni Judge Velarde sa loob, siguradong palalayasin ka niya agad. Asahan mo na yan. Huwag kang mag-alala. Makakahanap din ako ng paraan para makalapit kay Marichuy. So, sige, diyan ka muna. O, mabuti dumating kayo. Kumusta? Mabuti naman. Alam mo, kayo na pa kita hinahanap. Ano nangyari sa'yo, Marichuy? Ang ganda-ganda mo ngayon, ha? Gawa ba yan ng fairy godmother? Ano naman, nakakahiya nga, eh. Kanina ka pa ba dito? Oo, akala ko nga, hindi nyo na ako sisiputin, eh. Pwede ba yun? O ano, sayo tayo. Kasama ko si Marichuy, eh. Ay, nako! Hindi, no? Huwag mo ko alalahanin, magsayo na kayong dalawa. Dali na! Maghihintay lang ako rito. Sige na. Ipakikilala kita sa mga kaibigan ko. Sige po. Teka, gusto mo ako samahan? Sige, sumama ka na sa papa mo. Baka makabala lang ako. Pero... Sige na. Halika na, Iha. Doon tayo. Excuse us. Eduardo, makikilala mo na si Marichuy. Halika. Halika na. Sige. Hi, Marichuy. Ipapakilala ko sa iyong kaibigan ko, si Attorney Eduardo Gonzalez. Kumusta, Marichuy? Mabuti. Kumusta? At ang girlfriend niya, si Elsa. Oo, kilala na kita. Nakita na tayo, di ba? Oo, nakita na tayo. Nasa pala boyfriend mo? Oo, siya nga ang boyfriend ko. Sige, buti pa iwanan natin sila. Baka meron pa silang pag-uusapang importante. Oo, sige. Sige, Marichuy. It was nice meeting you. Tayo na. Gusto ko tayong lapitan pagdating namin, pero ayokong istorbohin ang pagsasayaw niyo ni Estefania. O ano? Pasado na ba itong itsura ko? Tulad na sinabi ni Eduardo, napakaganda mo. Ha? Baka naman sinasabi mo lang yan. Hindi ako nagsisinumaling sa'yo, Marichuy. Noon pa may maganda ka na at lalo kang gumanda sa ayos mo yan. Kanina pa nga ako, hindi mo pa kala naniligo kasi ako, pero gusto mo ba talaga? Oo. Buti naman.
Pero alam mo ba, masaya talaga ako at malaking utang na loob ko sa'yo dahil ngayon lang talaga ako nakarating sa ganitong klaseng party. Excuse me, magkasama ba kayo ng magandang dalaga? Hindi. Pwede ba tayo magsayaw? Ayaw mo ba, Marichoy? Ayaw mo ba na tayo na lang? Kasi kailangan ko muna samahan si Estranya. O nga pala. Sige, halika. Magsayaw na tayo. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang pinaalay. Yan ang pangako ng puso ko. Sa labas at pag-usap tayo. Sige na, halika na. Swerte ka ngayon, Marichoy. May makakasama ka buong gabi. Lumayo ka nga! Gusto lang kitang kausapin. Hoy, ayoko lumalapit ka sa akin. Maliwanag ba yon, ha? Huwag mong hintayin, saktan kita. Hindi mo yung gagawin. Dahil natatakot kang gumawa ng gulo sa harap ni Judge Pilarte, di ba? Napatunayan ko na isa kang sinungaling. Manluloko ka. Nagkunwari kang bulag para gamitin ako. Ginawa ko yun para maawa ka sa akin. Para mahalin mo ako. Ang gusto ko nang gawin ngayon ay basagin yung ulo mo, ha? Nang matuto ka talaga ng leksyon mo. Yan ang gusto kong babae. Palaban. Pag lumapit ka sa akin, bubulagin kita. Gagawin kitang baldado at lumpo, maliwanag? Ha? Pero ngayon, tututuhanin ko. Excuse me. Kumusta, Marichoy? Naku, pag minamalas ka nga naman talaga. Bakit ka nagagalit sa akin, Iha? Nilapitan lang kita dahil gusto kitang batiin. Batiin? Bakit? Batiin para sa akin? Dahil napakaganda mo, Iha. Ganun pala, alam mo ba? Huwag mo na akong bulahin dahil alam ko naman na ang tingin mo sa akin ay parang basahan. Pero hindi kita papatulad dahil ayoko ng gulo. Makikipagbulahan na lang ako dun sa iba. At pwede ba? Mainit na ang ulo ko dahil sa uhaw, kaya sige na. Chupi, alis na. Ibig sabihin, hindi ka pa umiinom ng alak? Eh, syempre, hindi pa. Kasi hindi naman ako sosyal na katulad nyo na umiinom ng alak. Pwes, para matanggal na ang uhaw mo, patitikimin kita na champagne. Teka, pahingi nga, ha? Ito ay champagne. Tigisa tayo, para sa'yo at para sa'kin. Inom na. Siguradong mapupukaw ka agad ang uhaw mo. Cheers. Pero baka malasing naman ako. Sa isang baso? Hindi, Iha. Ano ka ba? Nakakalasing lang itong champagne kapag nakainom ka na ng 10 baso o higit pa. Pero isa lang. Cheers. Inom na. Masarap, di ba? Oo. Ayos lang, masarap. Matamis pero medyo malamig. Ay, siyempre. Sige pa, inom na. Cheers. O, dali. Masarap, di ba? Mainit sa lalamunan, di ba? Ikukuha pa kita ng isang baso akin eh. Bartender, isa pa nga. Tignan natin kung uhawin ka pa. Ano? Suko na? Suko na. Sigurado ka? Pwede pa kung gusto mo pa. Isa pa? Nako. Ayoko na. Seryoso, kung pwede ka pang uminom ng alak. Ang tulad kong may edad lang, dapat magkaroon ng limitasyon sa pag-inom ng ganitong klaseng mga alak. Pero ang tulad mong bata at maganda, walang limitasyong iha. Dapat pag-enjoy ka lang. Ay, nako. Ano ka ba? Tama na nga. Sino magsayo ulit? Oo nga, no. Eh, bakit nga ba hindi? Tara na. Teka lang.
Magaling, Marichuy. Sige na. Sayaw na. Pero paborito mo yata ang ilumin niya, no? Ah, totoo. Ngayon ko lang natikman to. Ang sarap pala. May boyfriend ka na ba? Ah, wala akong boyfriend. Hindi ko kailangan nun, no? Bakit naman? Basta. Alam mo, magsayaw na lang tayo. Kung gusto mo magsayaw, huwag ka na masyado magtanong. Ay! Ayan, natapon tuloy. Ay, naku, hindi niya alam ang ginagawa niya. Sinabi ko naman magpakapalit siya. Oo nga, pero sinunod ka ba niya? Hayaan mo lang. Baka lumala pa. Pasensya ka na. Ayoko ng mga mababagal na kanta. Mamaya na lang ulit, ha? Pakihaw ka to. Salamat. Patulong nga.
Ay, ano ba to? Hirap suotin. Ah, salamat. Juan Miguel! Halika tayo naman magsayaw. Sige na, Juan Miguel. Marichuy, pasensya na, pero mamaya na lang siguro. Sige na naman tayo eh. Tapos mag-usap tayo. Sige na, magsayaw na tayo. Halika na. Halika na, huwag ka na magpakipot, Juan Miguel. Alam ko naman gusto mo rin eh, di ba? Sayaw na. Ayan, ganyan. Teka, ano ba? Bakit niyakap mo sa akin? Ano ba? Ang higpit mo na niyakap mo. Siya ng lalaki. Kakalikan niya. Ha? Hindi mangyayari yan. Tayo naman, Juan Miguel. Sayo tayo. Ang champagne, iha ko sakaling uhaw ka pa. Nakakapagod ng sayaw. Bakit biglang uminit? Salamat. Parang sinisilaban ang ulo ko. Oh, ito. Inumin mo pa to, oh, para gumihawa ka. Sige na. Sanang ipakilala kong sarili ko, Miss Vilate. Ang inyong lingkod, Amador Robles. Kaibigan ng pamamuhang tiyahin ko. Nice to meet you. Napakasaya ng party niyong ito. Congratulations. Salamat. Halika na, Estefania. Excuse us. Bakit nandito sa parting lalaking yan, ha? Hindi ba? Narinig mo naman, kaibigan daw ni Papa ang tiyahin niya. Teka nga, bakit parang galit na galit ka sa kanya, ha? Masamang tao siya, Estefania. Siya kasi ang leader ng grupong nagpahirap nun kay Marichuy. Oo, si Amador! Naaalala ko na siya ngayon. Siya yung sinakta ni Marichuy. Ang alam ko, muntik na siyang mabulag dahil sa away nila na yun. Anong away?
Sige, Miss Ende, sa'yo pa. Hello. Ha? Ha? Ika. Ikot. Sapa, sapa. Oh. Oh, ha? Ang akala ko, alam mo na ang nangyari. Mukhang hindi pa. Ang alam ko, nangyari ang lahat dun sa lugar kung saan sila madalas magkita. Sa studio ng pintor. Tapos, hindi ko na alam kung anong pinagawa yun nila. Pero hinampas daw ni Maricho yung ulo niya. Ang sabi nila, nagkunwari daw si Amador na nabulag siya. Ginawa daw niya yun para mapalapit kay Maricho eh. At nangyari lahat ng ito kay Lalang? Oo, nangyari ang gulong yun habang wala ka rito. Tumakas pa nga si Maricho sa bahay para lang puntahan si Amador. Huwag mo na lang silang alalahanin. Ganun talaga ang mga taong walang pinag-aralan. Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta Me encanta Ayun naman ang magsayaw ngayon. Ano ba? Sinabi ko na huwag mo ko lapitan. Hindi ako nagiging sa'yo sa katulad mo. Bitiwan mo ko. Kapag hindi mo ko binitawan, sasaktan kita. Magsayaw tayo. Nakatingin ang mga tao. Iyan, ano? Wala akong pakialam. Amador, ano ka ba? Bitiwan mo nga siya. Pabayaan mo kami, Vicente. Pinakin ka, Vicente. Hindi pwede, sumusobra na siya. Bitiwan mo ko, Amador. Sinabi ko na bitiwan mo ko ngayon din. Ano ba? Bitiwan mo ko. Hiya ka naman, Amador. Minaw ka lang. Ano ba nangyayari sa loob? Juan Miguel, sandali lang! Amador! Ano ka ba? Tumigil ka na! Ano ba? Stop! Tama na! Tama na siya! Minaw ka! Pamayain siya! Iwan niyo ako! Tama na, Juan Miguel! Tama na, Juan Miguel! Sige, subukan mo! Yun lang pangalaya mo! Wala ka kita sa amin! Saan ngayon? Ano? Bitiwan mo ako. Tawal ako, tawal ako. Bitiwan mo ako sa amin. Bitiwan niyo ako. Tumigil kayo, Juan Miguel. Tumigil kayo sa amin. Bitiwan niyo ako. Tumigil ako na lang siya niyan. Bitiwan mo na. Bitiwan mo na. Bitiwan kita. Cecilia, ano nangyayari? Pinag-aawayan nila si Marichoy. Umalis na tayo. Bitiwan niyo ako. Paka ko yan. Hoy, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, pag nakita kita uling lalaki ka, ipamibilanggo na kita. Vicente, ilabas mo na nga si Amador. Halika na, Amador. Sige, basta tayo dito ang lalaking yan. Halika na. Bakit ka ba nasasangkot sa ganitong klase ng gulo? Ano ba nangyari, Juan Miguel? Patawad, Judge Villarde. Pinigilan ko lang si Amador dahil sinasamantala niya si Marichoy. Pwes, sinimulan niya ang lahat. Umiiyak ka na naman. Sa palagay mo ba maayos ang lahat kung iiyak ka ng ganyan? Marichoy, ano nangyayari sa iyo, iha? Marami na ata siyang nainom. Kailangan na niyang umuwi. Opo, iahatid ko na siya. No? Ako na pong bahala. Sinabi ko na naman. Pwede ka na, Marichoy. Tama na yan. Pambihira. Sandali lang, Marichoy. Pabayaan mo na ang babae ngayon. Pagkatapos ng gulong ginawa niya ngayong gabi, iiwan mo ako para samahan siya? Ikaw ang escort ko, Juan Miguel. Pakiusap. Huwag kang umalis. Marichoy, Marichoy, humiga ka na. Teka lang. Ayoko pa humiga para nasusuka kasi ako. Humikit ang paligid ko. Teka, sandali na. Kumbarin natin itong sapatos mo. Aray. Rosyo, pumagpak na naman ako. Hindi na kailangan, Marichoy.
Sandali, kailangan ko sabihin sa kuya mo na hindi ko to kasalanan. Oo, alam na ni kuya yun. Ano ka ba? Si Amador kasi. Tumayo ka na nga dyan. Magbihis ka na. Hindi, hindi alam ni kuya yun. Kuya, ano ba? Marichoy, bilisan mo na. Sabihin na, Rosyo. Marichoy! Gwagil ako nito kama. O sige, sasabihin ko kay kuya ko anong nangyari. Hindi, ako magsasabi. Marichoy! Ako magsasabi sa kanya. Uy, halika na nga. Ano ba? Magbihis ka na nga. Teka, huwag mo kong galayin, Rosyo. Umiikot ang paligid ko. Mamaya na, mamaya na lang. Marichoy, bukas mo sabihin sa kanya yan. O sige, pero bukas na. Bukas na lang. Hindi. Dapat ngayon pa nasabihin. Hindi nga pwede ngayon. Pupunta ano ka ba? Nasasaktan ka na eh. Tumayo ka na kasi dyan. Hindi. Dito lang ako, Rosyo. Darating kasi siya at iiwan niya rin si Estefania. Nakikiusap ako sa'yo, Marichoy. Ano ka ba? Lalo ka mahihilo ng ginagawa mo. Hindi ka hanggang dumating si Juan Miguel. Marichoy, magagahit ako pag hindi ka tumayo dyan. Sige na, halika na. Mamaya, kapag nakatulog ka dyan, hindi mo siya makakausap. Marichoy! Eh, di kasihin mo ko pagdating niya. Marichoy, ano ka ba? Bakit? Kikilitiin kita pag hindi ka tumayo dyan. Marichoy, ano ba? Kiniiliti mo ako eh. Gusto mo na matulog, huwag ka dyan sa sahig. Humiga ka na doon sa kama mo. Eh, gusto ko Marichoy. Dito eh. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ng pangako ng puso ko. Juan Miguel, alam mo, hindi ko tinatago ang nararamdaman ko. Handa akong aminin sa'yo na gusto talaga kita. Kaya lang, hindi ko pa alam kung gusto mo rin ba ako. Ano bang gusto mong sabihin? Mahal na yata kita. Yung isa lang sa relasyon, ang maganap ng ibang karelasyon. Tama nga ang sinabi mo, ang nararapat kong karelasyon ay si Estefania. Estefania, gusto mo bang subukan? Maging nobya mo? Oo, parang ganun na nga. Aba siyempre, Juan Miguel. Pangarap ko'y ikaw sa tuwi na ng puso ko.
sila, buddy. Hinali din niya si Estefania. Estefania si Juan Miguel Sandoval at hindi magtatagal, magpapakasal na sila. Ito ang mga dapat abangan. Boyfriend ko na siya eh. Magpapakasal ka ba sa kanya? Oo. Pakakasalan ko si Estefania. Huwag nang bibitiw sa tinututukang telenovela Maria de Jesus, alas 3:45 sa Hapon Testing. Say you.